Magandang araw po. This is Merlison, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, maguguto ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanan ng impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant. Ngayon po ibabahagi ko sa inyo o i-share ko sa inyo ang lower pruning ng ating mga tanim na okra. Mag-a-harvest na rin tayo ng mga bunga ng ating mga tanim na okra na ating ipamimigay sa ating mga kapitbahay. Halipo kayo, samaan nyo ko, maglo-lower pruning tayo ng ating mga tanim na okra at aani ng mga bunga. So ngayon ay sisimulan na po natin ang lower pruning. Ang advantage po nito ay pagtatanggal ng o pagkupruning ng ilalim na bahagi ng ating mga tanim na okra. Yung mga bunga ay mapalaki mo sila, no? Patuloy siyang magpupruting sa ibabaw na bahagi, no? Hindi na po aagaw ng nutrients na pangangailangan ng bunga ng ating mga tanim na okra kapag tayo po ay naglagay ng natural at organic na pataba. Ito po nang sa ganun na hindi na umagaw. Makikita nyo po ito. Panibago po siyang sanga, ano? Kapag hindi nyo po kasi tinanggal yan, yung mga sangang yan, yung kanyang mga malalaking dahon na to, ay aagaw pa po ng nutrients na nakakain po ng ating mga tanim na halaman. Kita nyo po, yan. Dapat po ay tinatanggal yan. Nang sa ganun, yung pong bunga, no? Magtuloy-tuloy po yung kanilang paglaki. Makikita nyo naman po yung aking mga tanim, ano? Nag-top pruning na po ako niyan, ano? Tinuro ko na po yung top pruning. Nung pagka-top pruning ko, naging dalawa po siya, no? Isang puno lang, pero kita nyo po na nalampak siya, no? Nagkaroon ng dalawang puno na yung iisa lamang. Makikita nyo po, isa lang to. Kanina po, isa. Tapos nung tinap pruning ko po, nung maliliit sila, isang dangkal pa lang, naging dalawa na siya, no? Oh, yung mga na-harvest natin, lalagay natin dito na pamimigay natin sa ating mga kapitbahay. Meron po akong mahigit 100 puno ng okra sa ngayon na atin siyang alos araw-araw ay aking ina-harvestan, ano? Yung sobra po sa aming pangangailangan ay aming ipinamimigay sa ating sa aming mga kapitbahay. Okay, mataas po tayong magsagawa ng lower pruning. Ngayon po ay harvest naman tayo. Hali tayo ng ating mga bunga ng ating tanim na okra. So ito po, maganda pong gamitin ng ganito na gunting. Nang sa ganun po ay hindi po masira. Kapag mano-mano, kinaman nyo lang po yan, ay may posibilidad po na masira yung bunga. So isa, no? Tapa po, no? Yan, kita nyo po ninyo. Yan. So ang dami pong bungang maliliit. Araw-araw po yan. Ito, maliit na to. Bukas po pwede nang i-harvest yan. Ito na naman, ito naman. Yan. Okay. So, nakailan tayo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40. Oh, more or less 40 to, ano? Magbibigay tayo kay tatay kahit mga 2, 4, 6, 8,
natin. Tatay, sampo, sampung okra po. Sariwang sariwa yan. Napanood ko yan. Po kayo pag-Sunday. Ah, thank you po. Oh, thank you. Agung Arbes po. Agung Arbes po, yan. Kahit ilaga nyo lang po mamayan. Organic po yan. Bagong Arbes po, organic siya. Thank you. Yan. Thank you. Okay. Kahit ilaga nyo lang po yan. Sa usawan lang po sa ano. Nang kahit na lubaybay, no? Ah, yung, ano, masarap suka, po. Masarap po siya. Thank you po. Ako'y nahalo ko ito sa malunggay. Ah, sa malunggay. Yan. Okay. Yan. Thank you, thank you. God bless. Ah, 12 na. Gagawin ko ng 12 dahil mga kabata gusto din ng okra. Thank you. Yun. Welcome, welcome. Yan. Okay, welcome. Harvest ko po dyan sa tanim natin sa harap. Yan. Welcome po. Welcome po. Oo. Okra. Maraming salamat. Meron naman pang ano sa kanya. Yan. Kahit ilaga mo lang. Inarbest ko po kanina. Opo. Oo. Pwede po. Kahit do kaya po ano, kahit iyan mo lang, parang apok lang, ilaga ng apok, sarap po. So kung magbigay ng okra, no? Si kuya naman ang may bibigay sa akin ngayon. Nako, talaga naman pasalubong. Igaling Iloilo. Igaling Iloilo, no? Nako, sarap nito. Ano po ito? Parang Serapina. Nako, talaga naman, no? Serapina. Ayan po, ano? Galing sa puso ni kuya. Ganun po pala, no? Kapag ikaw ay nagbigay na galing sa puso, so may kapalit po, ano? Hindi ko po ito inaasahan. Pero kuya, maraming salamat po. Nawa po ay nakapag-share ako o nakapag-ambag ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito kaugnay po ng lower pruning ng ating mga tanim na halaman at proper na pag-aani o pag-harvest. Ano? Ngayon pong araw na ito, nakaharvest tayo ng nasa 40 pieces na bunga ng okra. Yung kahapon po ay 50 pieces naman yung na-harvest. Kaya pinagsama ko po ito. Kaya meron pong 11 bahay ang aking nabigyan ngayon ng bagong ani na okra. So napakasarap po ng feelings kapag po kayo ikaw ay nagbibigay sa iyong kapitbahay na iyong sariling tanim, ano? Na na-harvest mo, alam mo ay natural and organic, ano? Kapag kinain ng iyong mga kabayan, alam mo ay healthy. Ako po ay napakarami na ng tanim ng iba't ibang gulay, mga green leafy vegetables at mga fruit trees. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain. Dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Million-million po ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po yung aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay may tanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Ngayon po ay shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating YouTube channel na ang magsasakang reporter. Shoutout kay Siden Rain Magat, watching from Tarlac. Retired General Marcelino Pedroso. Sandy Vlog, Roberto Palomares, Glodemir Santos, Arnel Sebastian, May Baptista and Family, Captain Bong Baldomar, ang bagong happy po ng MPD SWAT, MPD Badminton Players, Rainier and Monica Ronda and Family, watching from Pasig City, Non and Mayen Alquitran and Family, watching from Sampaloc, Manila, Edgun Ban and Family, watching from Bulacan, Ali Bicoy and Family, at Aldalu Cabrera and Family, watching from General Trias, Cavite. Yung pong ibang mga tanong at concern po ninyo dito sa ating YouTube channel, nasasagot ko rin po yan, ano? Nang direkta sa ating TV show na Masaganang Buhay tuwing araw ng Linggo. Alas 7 po ng umaga ay manood po kayo ng Masaganang Buhay. So bukod po dito sa ating sariling channel, ang Bagsak Reporter YouTube ay yung ating pong radio program at TV show na Masaganang Buhay ay nasa shoutout ko rin po ron at nasasagot ang mga tanong at concern po ninyo. Sa mga nagnanais na mapalalim at mapalawak pa ang kaalaman kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman, iniimbitan ko po kayo na manood ng aking TV at radio program. Ito po yung Masaganang Buhay. Umiere po ito alas 7 hanggang alas 8 ng umaga tuwing araw ng Linggo.
sa 1PH Signal TV, Channel 1 ng TV5. Simulcast po ito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kaya manood po kayo ng Masaganang Buhay tuwing araw ng Linggo. Meron din po akong column ano, sa nangungunang pahayagan Tagalog sa ating bansa. Filipino Star ngayon. Tuwing araw po ng Martes ay isinusulat ko ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sikreto sa pagsasaka. At yung hindi pa po nakasubscribe dito sa ating YouTube channel ng Magsasaka Reporter, mag-subscribe na po kayo. Ano? Like and share. Click the bell button nang sa ganun ay ma-inform po kayo kapag may mga bago kong video upload, video tutorial upang ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. Stay safe. Happy farming and God bless.